gid na ating pinakain ng egg booster. Pero hindi naman dumami yung itlog. So Jumbo. Jumbo na itong ganito. No? Late lang. Subukan ng araw sa inyo mga bugid. At ngayon po ay nandito tayo ngayon sa ating farm. Sa ating maliit na manukan po. So, ngayon po ay kabababa lang ng aming pigs. Yan. So medyo madilim dito. Kabababa ko lang ng pigs mga bugid. No? So ito po ang gamit kong pigs. Sidsi Chicken Layer Mash. Pinapakain ko nga dito sa aking konting manukan. So yun nga po mga bukid, no, update natin doon sa nakaraan nating pagpapakain ng ating mga manok gamit itong itong mini eggs na to mga bukid. So ito yun, no? So ito yung ating hinalo. So update natin tong ating pinaggagawa. So humalo tayo ng mini eggs. Itong nabili nating egg booster na to. So humalo ako nito ng halos ang naubos ko po ay 6 na kilo. 7 kilo mga kabukid. Para lang po pataasin, no. Dahil ang plano natin last time ay patataasin natin yung mga manok, yung itlog ng ating mga manok. Pero nangyari po ay hindi po tumaas. Siguro dahil na rin ang panahon at dahil na rin ang kanilang edad, pero hindi po tumaas yung dami ng itlog ng ating mga manok, no, dahil hindi ko alam. So yun nga po, dahil ang plano natin ay patataasin ito gamit yung mini eggs booster na yon na nabili natin sa Lazada at Shopee. So sikat na sikat po yun sa Shopee kapag tinayin po yung egg booster, yun po yung lumalabas. So hindi rin po tumaas at hindi rin naman po bumaba, na panatili yung dami ng itlog, no. So yun po mga bukid, no. So hindi nga po tumalab o napadami nung binili nating egg booster na ang pangalan ni Many Eggs na nabili natin sa Shopee. Pero dahil nga po halos ang sabi ko noon ay 10 days, so ginawa ko na pong 18 days. Halos mag 20 days na nga eh mula nung ating 20 days na siya ngayon, dahil meron pa rin po ako natira noon. So pinauubos ko na lang. At ginawa ko po, bumili po ako ngayon ng Umic Vet. Ito. So ito po yung Umic Vet mga abugid, gawa po ni U-Corp. Ito po. So titingnan natin ito. Dahil kilalang kilala ito sa Facebook, no. Dahil minsan kasi kakahanap-hanap ko kung ano yung diskarte sa pagpaparami ng itlog kapag ganito ng maedad na yung manok, ay nakita ko po pinapainom nila ng Umic Vet. So susubukan natin yung Umic Vet na yun mga kabukid. At ito na nga yun. So ito na nga yung Umic Vet. So trimpla ko siya dito. So kulay itim po ang tubig niya. Kulay itim, parang nagje-jelly-jelly siya eh. Hindi ko matakot. Pero hindi siya nagmamantsa sa kamay. Pero yung tubig po ay kulay itim. Ang timplada ko mga kabukid ay 100 grams sa nilagay ko po yung 100 grams na Umic Vet sa 200 litro. So yun po ay isang drum. So yun po ay pinuubos ko sa loob ng 2 araw. So yun po yung ginagawa ko ngayon. So medyo mahal po dahil ang tatlo nito, ang bili ko po ay nasa halos 979, kasama na po doon yung pamasahe, at kung mayroong voucher ay makakatipid pa. So susubukan po natin itong Umic Vet na to sa loob ng isang buwan. So medyo magagastusan tayo ng kaunti, pero kaunting-kaunti lang naman yung mga kabukid dahil talagang nagbabitamins ako dito. Pero pinalta natin ang Umic Vet. So tinigil natin yung mga Vitamin Plus dahil hindi na nga rin nakakatulong siguro yon, pero hindi na rin siya nakakatulong para dumami pa yung itlog, napapanatili lang. Pero dahil ang target natin ngayon mga kabukid ay maparami ang itlog ng ating mga manok, so tinry natin itong U-Corp Umic Vet. Ito naman po ay hindi sponsored na
na tawag dito na produkto ng mga bukid. Ito ay malapit na itong magkal. Yan yung itsurang yan, makapal na ang balahibo at dilaw na rin yung tuka niya. Malapit na itong makal, mga kabukid. Kaiba doon sa mga kasama niyang mapupula pa yung mga palong. Pero itong isang to, parang malapit ng makal, pero maganda pa naman yung pwet niya. So ayoko pa kasi itong ikal, mga kabukid, na gusto ko pa itong paabuti ng halos 3 taon mahigit. Kaya ako sila kinage free. At pinilit kong ilagay sila doon sa sitwasyon na hindi sila masyadong stress at hindi sila masyadong nagugulat at nakakalakad-lakad sila. So darating po ang panahon na ilalabas ko na sila, no? So medyo dito ko na sila ilalabas dyan sa madabong lugar na yan. Maglalagay tayo dyan ng lilinisin lang natin. So sa ngayon ay hindi ko pa binubuksan yung pinto dito dahil pabago-bagong ang panahon, dahil hindi ko pa sila pwedeng ilabas. Pero ako po ay katatapos ko lang dito magpalit ng beddings nila, no? Dahil maulan nga. So lalamig yung panahon. Kailangan ng manok yung makapal na beddings katulad ng ipa. So yun po yung ginawa ko. So sa ngayon po, mga bukid, yun lamang yung ating update dito po sa ating manok, no? Tulad itong mga itlog, oh. Patuloy pa rin naman nangingitlog itong mga manok na ito. Malalaki rin yung itlog. Ito po ay nasa medium. Ang ganito kalalaki. Medium to. So, oh, pansin natin, napakaganda pa naman ng ating mga manok . Mapupula pa yung mga palong. Maliliksi pa. So, ito yung mga manok, mga kabukid, na ating pinakain ng egg booster. Pero hindi naman dumami yung itlog. So pero hindi rin naman po, mga kabukid, umunti yung itlog, na panatili lang. So ito na po yung mga itsura. So ngayon po papalitan natin yung booster natin. Gagawin natin Vitamin Plus at papainom natin sa mga inahin na ito. Mga mothers to . Mga hens. So ito yung ating mga hens, mga kabukid. Oh, napakagaganda pa . Madungis lang dahil kulay puti sila at kumukuskos sila dito sa ating mga sa buhangin na may ipa. Buhangin po kasi ito na may ipa . So ito po ay buwan-buwan halos pinapalitan ko. Pero kapag maganda pa, halos 3 months bago pinapalitan. So ito po ay nasa 950 na lang out of 1,200 nagkal po ako. So ngayon kasi hindi ko pa po talaga gusto na magkal. Pilit ko po na maglagay ng mga egg booster o ng mga vitamins, no? Naniniwala ako dun. So pinaniniwalaan ko po yung mga vitamins na nakikita ko ngayon sa, lalo na sa Facebook, sa YouTube, no? Na yung mga vitamins daw na kanilang ginamit ay nakagaganda. So kaya po ako nagtatry, no? Ng iba't ibang klase ng vitamins. Pero hindi ko pa binabago yung structure ng kanilang feeds dahil doon talaga sila nangingitlog . Sa feeds. So may kinalaman nito sa lightning sa feeds, no? Sa ilaw, no? Sa tagal ng ilaw at sa availability lagi ng feeds, no? Kailangan talaga quality yung feeds. So sa ngayon ang gamit ko po yung seed singa. So dahil nga po nagkakaedad na itong mga manok, kailangan na natin mag-supplement, no? Tulad ng mga nabibiling mga vitamins sa mga tindahan. So ngayon po ang aking binili ay yung mga klase ng organic, no? Dahil yung aking nakita na vitamin humic acid, mga kabukid, no? Humic vet yung pinakita ko sa inyo kanina, yung humic vet po. So yun yung nagustuhan ko dahil organic daw siya at napakarami pong bumili sa Shopee, lalo na pinakikilala nila sa YouTube, sa TikTok at sa Facebook. So try natin. So kapag 1 month ay hindi, so ititigil natin, mga kabukid, dahil lagi namang 1 month lang yung epekto nito. So susubukan natin yung humic bed. So sa ngayon, ito na lang muna yung ating ginawa. Nag humic bed tayo, nilalagay natin sa tubig at naghihintay na lang tayo ng isang buwan.
So ito po yung day 1 natin mga kabukid, at ito po yung update natin. So itinigil na natin yung mini eggs na yon na egg booster daw. So hindi ko siya trip mga kabukid na. So nagastusan tayo ng 1.5 sa loob ng isang buwan na gasto. So hindi naman po ganun kalaki. Nakatulong din siguro dahil hindi naman bumaba yung dami ng itlog. So yun lang po yung gusto ko sabihin mga kabukid. Gusto ko kasi mag 800 man lang yung itlog nito out of 950 para naman na medyo may konting medyo mabigat din kasi mga kabukid yung feeds ng mga ito. Halos ang isang sako po ng feeds ngayon ay nasa 1,680 na dati naman ang bili ko ay nasa 1,1. So medyo mabigat nga po yung pakain ngayon dahil lalo na hindi pa nababa yung feeds. At yung presyo naman ng itlog ay katamtaman lang. So dito po sa ganitong estilo ng manok ay yung ating kinikita ay sakto lang, no, pambayad ng feeds at ng tao. Kung meron man tayong tutubuin ay kakaunti mga kabukid, no, sakto lang ulit para bumili ng manok. Sa ngayon yun lamang mga kabukid yung ating ginawa ngayong araw dahil napaka maulan nga po ngayong araw dito. Hindi rin naman ako masyadong makapag-abono ng ating mga kalamansi dahil nagsasabaw yung lupa, no? Dahil kapag umulan nga yung tawag dito, yung run of water ng ulan ay baka madala lang yung ating mga sinabog na fertilizer ay mapupunta lang yun doon sa damuhan. So sayang po. Siguro pa patitila-tilain ko lang yung lakas masyado ng ulan. So kailangan lang natin yung saktong ulan para matunaw at sipsipi ng mga halaman yung ating mga fertilizer na ilalagay. So sa ngayon ay sariwa pa nga yung fertilizer nito. Yung kinuha kong mga ipot nito, binubulok ko kasi doon banda mga bukid. Nandun banda ko binubulok. Kaya hindi ko pa masyado ano. Hindi to banda yun eh. Ayan. Ito. Dito ko binubulok. Ayan, oh. Dito ko binulok. Yan yung dumi. E sariwa pa mga kabukid. Ito bago lang rin to. Mga sariwa pa. Kaya hindi ko muna ito gagamitin doon sa ating kalamansian. So dito ko po kinukuha yung ipot mga kabukid. Dahil nagtatanong sila kung saan ko daw kinukuha yung ipot ng mga manok. So dito ko po kinukuha. Yung bedding nito papaltan ko ng every 3 months, so kukunin ko yung kanilang dumi. So itatamba ko nga dito sa aking tambakan. So yun nga mga bukid, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating channel. So saglit lang po itong ating konting vlog na to. Sana po huwag niyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa konting ating pinag-uusapan. So yun po, maraming pong salamat. Paalam.